What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing today? Meron akong isang bad news at meron akong isang good news. Ang good news ay pinatawad niya na ako. Yes! Sabi ko sa inyo, I told you. For 2 months na naghintay ako and good news, pinatawad niya na ako and we're okay. So, that's the big good news. Oh my goodness! Ang bad news ay, ang laki ng kaltas ng sahod namin. Oh no! Oh no! I can't believe this. Are you kidding me? Ang laki ng kaltas ng sahod namin ngayon. Oh no! And this is the topic for our vlog today. So let's talk about usapang kaltas sa sahod. Let's get it on! So guys, pag-usapan na nga natin no, itong sinasabi kong kaltas sa sahod, no? Kasi napakalaking... Kasi kabigla-bigla sa aming mga OFW itong kaltas na to eh. Pero nalaman na namin, so gusto ko lang bawiin yung sinabi ko na ang sahod dito sa Taiwan ay 23,100 para dun sa pinasinasabi ng basic pay. Dahil lingid sa kaalaman ko, sa kaalaman namin, sa kaalaman nyo, na hindi pala 23,100 Taiwan dollar ang basic pay. Dahil sabi nila, ang basic pay lang ay 20,100. So nasaan yung 3,000? So, napaka-komplikado pero ipapaliwanag ko. Sana maintindihan nyo dahil nagulat kaming lahat. Sinasabi nilang 23,100 kapag kasama yung OT. So, aabot lang yung sahod mo ng 23,100 kapag meron kang OT. So, doon pa lang, di ba? Kabigla-bigla na. Pero eto guys, meron ako ditong kopya kung ano yung sahod namin, di ba? Yung pinaka-breakdown niya. So, maiintindihan natin kung ano yung breakdown niya at iisa-isahin natin. So yun nga, sinasabi dito, ang basic pay lang namin is 20,100. So yun lang talaga ang masasahod mo kapag wala kang OT. So yun yung sinasabi ng basic, from the word basic. Then, kapag perfect yung attendance mo within a month, ay meron kang 1,000 Taiwan dollar. So parang pinaka-bonus pay sa'yo yun. So, magiging 21,100. Pero, meron tayong mga deduction, guys. Of course, kahit nasa Pinas tayo, meron tayong mga deduction. Normal yan. Mga benefits, taxes, government fees, di ba? So, sa foreign allowance, ito naman, allowance daw namin, is 4,000 Taiwan dollar. Tapos, ito na yung sinasabi kong mga fees. Fixed to. Labor insurance fee, 462 Taiwan dollar. Then welfare fund is 101 dollar. So maliit lang naman, diba? So kasi guys, yung situation namin, pagdating namin dito sa Taiwan, eh meron kami, binigyan kami ng company ng cash advance sa 5,000 Taiwan dollar. So which is good naman kasi, syempre, ang laki ng dinastos natin sa placement, sa mga dinastos natin sa pag-apply. So, kailangan natin ng enough money para mamuhay dito sa Taiwan kasi magkakasahod ka after a month pa. Siyempre, magtatrabaho ka na magkakasahod, diba? So, yun. Pinahirap kami. So, which is babayaran namin in 3 gigs. So, first month, 2,000. Second month, 2,000. Then, the third month is 1,000. So, pangalawang buwan na namin ngayon and hindi pa kasi klaro guys eh kung nakaltasan na kami. So, next month pa lang namin talaga malalaman kung nakaltasan na ba kami this month. Kaya sinasabi na approximately is 8,000 yung ibabaw sa sahod namin ngayon. So, can you imagine guys? Sa sahod kami ng 20,000 and inilis yung 8,000 Taiwan dollar. So, ang matitira guys is 12,000 Taiwan dollar. And ang concern ko dito guys, ako guys, hindi kasi ako nag-lending. So, di ba, medyo okay lang sa akin, carry pa naman. Pero ang concern ko dito, yung mga taong nag-lending. So, magkano ba ang binabayad nila buwan-buwan sa lending?
approximately 8,000 Taiwan dollar above. So, di ba, what I mentioned earlier is 12,000 ang natira mo. Magbibigay ka sa lending. 8,000. So, ilan na lang natira? Mahina ako sa mati. 4,000? Tama ako. 4,000 na lang, di ba? So, yung 4,000 na yun, kailangan mo po magpadala sa pamilya. Di ba? So, can you imagine 4,000 Taiwan dollar na natira sa'yo? Budget mo pa for 1 month. Kakain ka pa. Di ba? So, hindi maipaliwanag yung nararamdaman namin kung ano yung gagawin namin sa buwan na to. Diba? So, bigla-bigla kasi na gano'n na hindi pala nabiniglang kaltas ngayong buwan na to. Sinasabi nga na ngayong buwan lang naman. Pero, yung ngayong buwan na to, napakahirap problemahin, napakahirap strategize kung paano mo gastusin ng pera, kung paano mo ibabalance. Kasi ang lending, kapag hindi ka nakapagbayad ng lending, makaka-receive ka ng letter. So, maaaring tubuan ka for next month of payment or maaaring makasuhan ka. So, napaka-complicated ka. So, di ba, napaka-complicated yung sitwasyon. Pero, let's go forward. So, board and lodging namin, guys, nagbabayad kami dito. So, dorm namin is 3,500. Pero, kaltas na yun, guys. Kaya, medyo komplikado yung sahod kasi nung nag-orientation kami, ang nakalagay dun is 27,000 Taiwan dollar. So, yun yung kabuuang sahod talaga na na-declare nila dun sa orientation namin. Then, yung 4,000 dun, yun yung napupunta sa board and lodging. 3,500 Taiwan dollar is for board and lodging. Then, the 500 remaining is for the food. So, meron kaming parang free food. So, medyo magulo yung explanation ko lang. Kahit ako, hindi ko pa naiintindihan eh. So, just want to ano lang, explain lang kasi nga yung previous video ko, di ba sinabi ko na 23,000 Taiwan dollar ang basic salary pero hindi pala. Tapos guys, merong meal allowance, 2,000, non-taxable overtime, 4,000 plus, then overtime meal pay, 720, health insurance, 325. Income tax, 4,000. So, depende guys, hindi kami pare-parehas ng sahod kasi iba sa amin by department kung saan ka naka-include, mayroon kang OT. So, siyempre, pag nag-OT ka ngayon linggo, tapos yung kabilang department walang OT, so, malaking difference nun sa sahod and, of course, sa tax. So, medyo magulo talaga. Tapos, yung kinakain kasi namin guys sa tanghalian ay pwede kami magbaon ng sarili or pwede kami kumuha doon sa ano mismo. Pwede kami umorder mismo doon sa company din i-deduct sa sahod. So medyo komplikado talaga tong kaltas na to pero naunawaan naman namin na ganun na ipaliwanag doon. Kaya lang hindi kami na-confirm agad. So kaya ang concern ko dito yung mga kasamahan ko na merong problema dito kasi napakabigat para sa kanila na bawasan ng 8,000 approximately agad-agad. So nakakabigla, di ba? Parang pag-ibig yan eh, di ba? Nagmahal ka, umasa ka, nasaktan ka, di ba? So ang bigla, ang sakit, pero wala tayong magawa. So kailangan natin tanggapin. I just want to clear out na ganun nga pala dito. Kaya doon sa mga bago mag-a-apply, make sure na naintindihan nyo yung kontrata nyo. Kasi doon sa kontrata namin nakasulat naman talaga is 23,100. I'm not sure kung na-declare nila na basic pay yun. Pero pagdating mo dito, ang basic pay lang ay 20,100. So, just want to clear out, no? So, sa mga nanonood dyan, ang mga OFW din dito sa Taiwan, comment nyo lang sa baba kung ganun din ba yung sahod nyo or maybe different din dahil depende sa company. Pero yun yung sa amin. So, kaya pag nag-apply ka, kapag meron ano, make sure to ask the agency o maaaring hindi rin alam ng agency. Kasi hindi rin ganun ka detalyado ang explanation nila. But anyway guys, that's it. So ganun yung kaltas dito. So ganun yung guys, malaki sahod, malaki din mga deductions and we need to accept. Ganun. Kaya kailangan lang natin i-manage yung pera, kung paano natin gastusin, kung paano natin itong i-budget. Kasi, tutusin guys, yung cost of living namin dito, parang nasa Pinas din. Kasi,
1:1 lang din naman eh. Ang nangyayari lang kasi kapag kinonvert mong pera sa Pilipinas, eh talaga napakalaki naman. Pero yung pamumuhay mo dito, kung piso sa Pinas ay 1 NT dollar din dito sa Taiwan. So, yun lang yun guys. And that's it. And bago kayo guys sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit the notification button para ma-notify kayo sa lahat ng mga uploads ko. And guys, I just want to shout out si Mark Enrile from Spiel Company. So, shout out sir bro. Thank you dahil na-recognize mo ako, I think last Wednesday. Kasi papunta ako sa CR, dumaan ako dun sa canteen. And sabi niya sa akin agad nung nagkasalubong kami, diba ikaw si Fabian? Sabi ko, yep. Kasi ako guys, syempre pag hindi mo kilala ng tao, medyo, diba, pero approachable na ako. Approachable naman ako. Kaya lang medyo nahihiya ako kasi syempre hindi ko naman kilala yung tao. But anyway, in-approach niya ako. Sabi niya, diba ikaw si Fab? Sabi ko, yep. Diba ikaw yung YouTuber? Sabi ko, oh. Sabi niya, bro, pinanood ko yung mga vlogs mo. Subscribe ako sa'yo. Sabi ko, salamat. Then sabi niya, shoutout. So, thank you so much. Shoutout sa'yo kay Mark Enrile from Speed Company. And guys, I'm a nice guy. And sometimes dito sa dorm, naririnig ko, may nagbubulong. Uy, di ba yan yung vlogger? So, if you want to approach me first. Because hindi ko kayo kilala eh. And anyway, kung napapanood nyo ako sa YouTube or you want to hang out with me or you want to feature on my blog, gusto nyo sumama, you can do that guys. Just approach me. I'm a nice guy. I'm a kind person. I just look super, super serious cause, you know, sa buhay nito ang daming problema. Pero I'm a happy guy. So I just want to share what I want to share and just approach me. Right away, I will smile at you, I will talk to you, and we can talk a lot of things. So that's it guys, thank you so much for watching, and see you guys in another vlog.